sambahin ang pangalan mo sa umagang ito. Tunay nga po nagpapasalamat kami sa mga ginawa mo sa loob ng 1,000. Kahit mayroong mga hindi maganda, Panginoon, alam ko ikaw yung maganda. Ikaw yun, yung mga salita mo siya nagpapalakas sa amin. Ikaw yung namumuna sa amin. Ikaw yung nagbibigay sa amin ang lakas. Kaya maraming maraming sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw yung aming kalakasan. Ikaw yung aming tanggulan. Ikaw tagapagtanggol. Hindi kami matitinag dahil sa gawa ng kaaway, kundi lalo pa kami kakapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na mapagmahal, Diyos na inag-iingat at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan, maging biyaya, maging lakas kagalingan sa iyo nang gagaling. Kaya salamat, Panginoon, sa mga naranasan namin. Kaya narito kami, Panginoon, kung may mga pagkukulang mo kami, kung may nagawa mo po kami mga kasalanan, kung may nasabi o naisip kami, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon. Lumuluhod po kami sa iyo, Panginoon. Palitan mo po ng pusong mapagpakumbaba, pusong matuwid, pusong malinis sa harapan mo, Panginoon, ang aming mga puso. At hugasan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at ng iyong pananatuko, ang aming puso, ang aming mga labi, para patuloy po kami mga samba, patuloy ka namin mapakurihan, at patuloy ka namin maitaas sa aming mga lagitnaan at higit sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na naglinis sa amin. Kaya maging karapat dapat kami, Panginoon, sa iyong paanan. Maging karapat dapat kami at marinig mo, Diyos, ang aming mga dalangin. Marinig mo, Diyos, ang aming mga hinahin. Kaya salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon para masabi namin yung laman ng aming mga puso. Salamat sa pagpapakumbaba, salamat sa pagsisisi, salamat na ikaw ang aming itinataas, salamat sa pangunguna ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Hallelujah, salamat sa Sunday service, salamat, Panginoon, na wala pa. Hallelujah, yung mga iba na ngayon pa lang ay ipinagpapasalamat na namin na sila'y makarasama namin, na sila, Panginoon, ang mga Espiritu ng handang sa gawain sa oras na ito, maging sa mga miyembro, mga leaders, ay sinasabay namin at hindi pinahihintulutan sa pangalan Jesus. Bagus ang presensya mo po, antigin mo po ang mga puso ng bawat isa upang maalala ang gawa nito, napakamahalaga para sa iyo, Diyos. Dahil sa pagkakataong ito, nang lang kami nakapagbabalik ng pasasalamat, ng pagkuri, pagliwalhati at pagdakila sa pagsamba namin sa iyo. Kaya Lord, wala kami magagawa kung walay ka sa aming mga buhay. Wala kami magagawa kung hindi aming Diyos. Dahil nandun yung kahinaan ng bawat tao. Pero dahil sa iyo, Panginoon, kami lumalakas, kami tumatatag, kami nagpapakasipag, hindi kami matitinag, Panginoon, sa mga ginagawa ng mga kaaway sa aming mga buhay. Bagkus, lalo po kami tatatag, lalo pong magbubunga, at lalo pong mananatili ang bunga na alagaan namin, Panginoon, sa sambahang ito. Salamat, O Diyos, sa mga gagamitin mo sa Sunday service. Hallelujah. Sa mga music ministry, hallelujah, balutan niyo po silang lahat ng kapangyarihan. Balutan niyo po ng anointing, ibaba sa kanila, O Diyos. Salamat sa iyong kapangyarihan na mangunguna sa kanila. Salamat sa presensya na maranasan ng bawat isa. Salamat sa paghahanda ng kanilang puso, ganun din yung kaisipan. Mula ulo hanggang paa, Panginoon, ang presensya mo, kapangyarihan, at ang anointing mo ang maghanatili at maghari sa kanilang mga buhay. Ganun din po sa mag-pray, mag-exhort. Hallelujah. Tunay nga po na pangunahan mo rin po ang kanilang mga labi, ganun din ang kanilang mga puso, upang, hallelujah, kapuri-puri sa harapan mo, Panginoon, bawat lumalabas sa mga labi. At ganun din yung inyong lingkod. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, ng Banal na Espiritu. Nagpapasalamat ako ngayon pa lang po sa matagumpay na kawain at sa 19 sa katalinuhan at pinatulong niyo po sa iyong lingkod. Salamat at ganun taglay ang buong congregation. Hallelujah na ikaw ang Diyos na napaparangalan at nataas sa kanilang mga buhay. Salamat sa presensya mo, salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa iyong biyaya, salamat sa talento, salamat sa iyo, Lord, na ipinagkalong mo sa amin lahat ito. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin yung matagumpay na gawain sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Sambahin natin ang ating Panginoon. Yeah.
ikaw lang, ikaw lang, oh Diyos amin, ikaw lang. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paano iniibig ako ng Ama, ganun din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na ihilip pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Umawit po ulit tayo sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon na Yeah.
Na 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 na
Nananis na makita muli mo sa bisita. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Sino po ba dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Patuloy po tayo dapat nakakonek sa ating Panginoon para patuloy ang biyayang nararanasan natin ang sa nagpumula sa sa lahat mo inawa.
Salamat sa iyo. Thank you.
Hello. Yes, ma'am. Hello. Ben. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Yan, kami pong mag-asawin. Naghanda po ng tanging bilang para awitan po ang ating Panginoon. Yes. Last po kami kumanta siguro mga 20 years ago. Nag-namo po ang aming pag-indig ng magdiyempre ng araw. 20 years ago. Hindi pa po gusto ang praise and worship nun eh. Mga pananong pa namin yung choir. So, doon po kami nag-umawit. So, umawit po siya sa church. Tapos, dahil natin siya, umawit din ako. So, doon pa na po kami pag-indig. So, after 20 years, muli po kami babalik sa showbiz. Ako, kanta. Amitan po namin ng Panginoon. So, nawa po ay pagpanahin po bawat isa. Sa pagkong umang ibalik
Ay hinubog ng may kapal
Pusong dalisay,
ay walang alinlangan. Isang pusong itinitiba na ika'y palangalan. Handog ay pagpupuri sa thank you.
Sa Panginoon habang may araw pa at habang may kakayanan pa. Amen? Palang-palang po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang Diyos po ay mabuti. Siya po ay hindi nagbabago. Ang sabi po dyan sa ating pag-aaralan ay sa John chapter 15. Topic natin verse 2 per verse 1. Ang sabi po dito sa verse 1, ako ato nila po na ng upas at ang aking ama ang tagapananaga. Tapit pinuputol niya ang bawat salang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at tinilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Panginoon, salamat sa pagbasa ng iyong salita. Bigyan niyo po ako ng sapat ng katalinuhan, O Diyos, upang maipahayag ko po ito na mauunawaan nila. Salamat sa kapangyarihan na kasama namin para ang lahat po ay mabusog, hindi magkaroon ng doubt, kundi patuloy na manatili ang puso nila sa pagsiserve at sa pagkakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa verse 2 ay, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan na tinilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Kung makita po natin dyan, yung sinabi dyan ay, at sinabi po dyan na pinuputol daw po niya yung bawat sangang hindi namumunga. Yung pong pagkakilala natin sa Diyos,
Ang sabi po dyan, nalingago po kasi yan, na kailangan po na ang bawat sanga, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa dalawang uri ng mga sanga. Anong sanga yun? Una po, yung namumunga, at pangalawa, yung hindi namumunga. Isang namumunga, at isang hindi namumunga. Sabihin mo sa katabi mo, namumunga ka ba o hindi? Ano po ba yung namumunga? Katulad po na isang puno. Kapag ang isang puno po, di po ba? Kapag si po wala ng bunga, lago siya ng lago yung dahon, wala namang bunga, ano yung ginagawa doon? Di ba pinuputo lang para sumubling yung iba, para magbunga naman? Eh sa atin po, kung tayo po ay mananampalataya sa Diyos, at sinabi natin kilala natin ng Diyos, at sinasabi natin tinanggap natin sa Diyos, at sinabi natin naglilingkod tayo sa Diyos, at sinabi mong born na ginako. Paano kung hindi ka naman namumunga? Ano yung pamumunga? Una, makita sa buhay mo. Meron kang bunga ng Espiritu. Makita na sa'yo kung ikaw ba'y namumunga o hindi. Alam mo ba'y salita ng Diyos? Hindi ako panahon na ikaw ay tagaupo lamang. Kung ikaw ay namakilala sa Panginoon, magpupunga ka at makikita sa luyo. Ano yon? Ang salita ng Diyos, alam mo. Ang salita ng Diyos, alam mong ipahayag. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa'yo, hindi na kailangan ikaw ulit-ulitin sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay may karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ikaw buyong na tinawag ng Panginoon, hindi ka makakatiis na ang salita ng Diyos sarilinin mo sa puso mo, sarilinin mo sa buhay mo. Tama po ba yun? Kailangan ipahayag mo ang salita ng Diyos na nakikita. At kahit magpahayag ka, kung ikaw ay nagbubunga, makikita sa liyo, sa kilos mo, sa salita mo, na ikaw nga ay hinirang ng Diyos. Na ikaw nga ay namumunga. Kung nandun yung pag-ibig, nandun yung pagpakumbaba, nandun yung mahinahong ka, nandun yung mapagpigil ka, nandun yung kaputihan, nandun yung kabahitan, nandun yung kapayapaan, at landong yung pagbibigil sa sarili. Siyempre, kapag tayo ay hinirang ng Diyos, kapag yun ang kailangan natin eh, yung lumalim ang relasyon sa Diyos, para magkaroon tayo ng pagbibigil sa sarili. Eh kung tayo eh, hindi, wala pagbibigil sa sarili, lahat ng marilig natin hindi natin gusto, abot ang sugod mo. Kamukha ko po, noon, hindi ako nakakilala sa Panginoon, kapag meron akong dinarinig, na may narinig ako na hindi ko gusto, siguradong lagot sa akin yan. Hindi na kailangan magtanong pa ako, siguradong sapak sa akin yan agad. At baka kung yung uso ginagamit niya para magkasalat ako'y siraan niya, eh baka yung uso tahiin ko yan, o kaya pasabogin ko yan. Yun po yung wala sa Panginoon. Pero ngayon nasa Panginoon ka, nagbunga na yung salita ng Diyos sa iyo. Ano ba yun? Yung mga natututunan natin sa Panginoon, yung po yung bunga. Yung bunga ng Espiritu na tinanggap natin sa Diyos at nagkaroon na tayo ng pag-ibig mula sa lahat na nakita doon sa bunga ng Espiritu. Kaya, nagkakaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. At hanggang ngayon, na kapag ikaw ay nasa Panginoon, tandaan po natin ang aaway, ang demon spirit. Laging nandiyan sa tabi mo yan. Nandiyan ka, nag-aaral ka sa salita ng Diyos, kabod na lang magre-ring ang cellphone mo, kabod na lang mayroon, ganyan-ganyan, istatira, ganyan-ganyan, ganito, ganyan. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan lahat ng mga dumaraan sa buhay. Alam ko, sila yung tao na yon. At mananagot sila sa Diyos, ano man yung ginagawa nila. Kaya, pag meron tayong salita ng Diyos, makikita sa atin yung bunga na doon yung pagbibigil mo sa sarili mo. Makikita kung paano minamahal ka ng Diyos kasi ang Diyos po ang gagante para sa iyo o puro sa atin. Tama po ba yun? Hayaan mo na lang siya himbatayin sa kasalita. Hayaan mo na lang siya yung manalita ng hindi tama. Hayaan mo na sila yun. Ibig sabihin, wala kasing salita ng Diyos yan. Wala kasing tanim na salita ng Diyos, kaya walang bunga ng Espiritu. Kaya ang gawin ninyo sa inyong mga anak, gawin ninyo sa inyong mga apo, gawin ninyo sa inyong mga asawa, na kung hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, kailangan silang makakilala sa Panginoon para hindi ganun ang ugali nila. At sa puno,
kailangan tapuputulin niya ang katagal niya ng ugali niyan. Kapag masama ang ugali mo, katulad ng puno, matutuyo yun pag hindi nakakunik sa puno. Ang sangang hindi nakakunik sa puno, tinatabas, tinatanggal para magsupli ng iba. Para pag nagsupli ng iba, doon na yung makikita yung bunga. At pag nagbunga yan, tayo may salita ng Diyos, yung mga bungang salita na kinain ng mga tao na yun, magbubunga rin sila. At pag sila'y nagbunga, yung nag-aalaga na mananatili na po yung bunga. At sa pananatili ng bunga na yun, magbubunga uli sila. Tama po ba yun? Yun ang healthy iglesia. At yung healthy katauhan ng mga mananampalataya. Marapat natin pasalamatan ng salita ng Diyos dahil ito nagtuturo sa atin. Siya ang nagtutubit sa atin. Hindi yung sarili natin, akala mo, napakalilis mo, akala mo, ang bait-bait mo, sa kabila ng lahat, misuway ka pala. Wala rito nang, sabi mo sa tabi mo, wala rito sa loob ng iglesia yun. Dahil tayo mga anak ng Diyos ay may bunga ng Espiritu. Amen? Amen. Ang bunga ng Espiritu ay makikita sa katauhan ninyo. At nagpa-mentor po ako, nung pag-uwi ko po na yun, ilang araw po akong kausap ng aking mentor. At ng aming pala, hindi ng akin. Tinanong ko, paano po ba ako kung ang isang taong mananampalataya, o kahit nagli-leader na siya, o malalim na sinasabi, malalim at matanda na sila sa pananampalataya, paano po kung babago-bago mahina siya, tapos ako natatangay, masyadong manipis, masyadong kung nasa nangarap balimpin. Paano po ako yun? Yun po ba ako eh? Ano siya? Yung okay po ba yung mananampalatayang gano'n? Ang sabi sa akin po ng mentor ko, yung puntaong gano'n ng utak at gano'n ng isip na mananampalataya, hindi pero totally tinatanggap si Jesus. Kapag doon kasi tinanggap si Jesus, hindi na siya yun. Hindi na niya magagawa yun. Kasi ang nasa kanya, hindi na siya sarili niya, kundi ang nasa kanya na ay sino? Si Jesus. Kapag nasa yun na si Jesus, magbubunga ka. Makikita sa'yo yan. Na kahit tatal ka pa ng napakapait na salita, kung ikaw ay nasa Panginoon at kung nasa iyo ang Diyos, hindi ka matitinag, hindi ka maano, hindi ka magagalit. Sa halip ay, tatawanan mo lang yung mga tao rin. Ang sasabihin mo lang, hayaan mo nang bumula ang bunganga nila. Hayaan mo sila na lang yung ganong klaseng tao. Huwag mo na siyang tularan. At hindi tayo yon. Amen? Huwag mo siyang tutularan kapag mayroong ganon. At alam ko po na ang Diyos nakikita yon. Ang Diyos ay hindi makalilingit sa kaalaman ng Diyos kung sino kang tao. Kaya hindi tayo kaya pala tayo hindi makaahon-ahon. Kaya pala tayo hindi makalagpas-lagpas sa buhay natin ngayon. Kaya pala hindi lumago-lago ang ating espiritual na pumumuhay. Yung mga taong kulang sa unawa sa Diyos, sa mga salita ng Diyos, kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang sa pag-meditation ng salita ng Diyos, kulang sa pag-devotion. At higit sa lahat, hindi totally, pinananahan si Kristo na sinabing tinanggap sa puso. Napakahirap nun. Yung puno, pag ano, nandyan yung puno, yung sanga, patuloy na puputol. At alam niyo po, patilikado kapag naputol ka. Kapag naputol yung sanga, ano nangyayari? Sanga. Ano na naman nangyayari sa sanga kapag naputol? Natutuyo. Pag natuyo yan, sanang punta nung natuyo na yon. Sa sika, ganun din po yung spirito natin. Kung tayo nahiwalay sa Diyos, ang pupuntahan na yung impyerno. Sa impyerno po ay parang aboy. Kumukulong lang yun. So aboy. Gusto mo nang mamatay, hindi ka pa mamatay-matay pag nasa impyerno. At saka, ano pa po ba yung hahanapin natin sa buhay? Magpakatatag na tayo. Huwag na lang tayong matatapilukin. Huwag tayong lagi natitisod. Huwag tayong mapipilo. Matapilo. Tapilo. Huwag tayong lagi natatapilo. Kasi yung taong matatapilo, sabi ng mentor ko, yung taong na ano, lagi natatapilo, ano yan? Tanong mo sa kanya, Kristiyano ka ba?
Kilala mo si Jesus? Tinanggap mo ba si Jesus? Sino nga ba tinanggap mo? Baka hindi si Jesus yun. Kasi si Jesus, kahit ano, pag igawin si Jesus niya sa'yo, kahit na anong sabihin sa'yo yan, hindi ka na matatapilo. Kasi si Lord, manig eh. Hindi na ikaw yan eh. Kasi kung lagi kong masagot ko sa pangit na ano, lagi mong inaano yan, ang nakikita mo doon, hindi parang, hindi si Jesus yung tinanggap mo. Kasi lagi ka pang natatapilo. Kaya, sikapin po natin na lagi tayo nakakonek, lagi po tayo na nakakonek. Yun po yung hindi na mamunga, na laging natitapilo, na laging maramdamin, na laging manipis, na balimbing, na yung, alam niyo ba yung balimbing ko ano yun? Baka hindi nyo kilala yung balimbing ha, sa puno nila mamadali daw yung balimbing. Tatatapapulat, pinutol daw. Pinutol daw yung balimbing. Doon, yung balimbing alam niyo bunga, ako hindi lahat ng balimbing kinakain ko ha. Kasi may dalawang klase rin yung balimbing. Yung balimbing na isa matamis, yung balimbing na isa mga sim. Kaya ang gusto ko lang dyan yung matamis, kahit sa balimbing. Yung spiritual lang ha, kung sa'yo palimbing, magbalit, lagi kang pinakakain, lagi kang sinusulangan, lagi kang busog. Ah, okay na yung kasalanan niya kasi nabubusog naman ako. Mukhang kakainin. Huwag tayong ano, huwag po tayong padala mga patigay na tayo. Sa ating loob ng iglesia, wala po noon. Walang manipis dito. At walang hindi nakakunik dahil naalagaan ko kayo. Marami tayong pastor na tagapangalaga. Hello mga pastor! Pagputin niyo alaga ha! Pagputin niyo mga alaga sa mga alaga, mga anak. Ano? Kasi kapag hindi mabuti alaga niyo, baka yung pastor na maputulang. Hello! Nakakalaga ng mga tupa. Pagputin niyo pang angalaga, napapanaw na ha. Kayong mga tagapangalaga ha, tayo pala. Mahirap na tagapangalaga, no? Baka yung inyong tupa, nakita nyo lang yung tumitikot-tikot. Ganyan, ang spiritual nila, ganyan-ganyan. Ikaw naman, ha, pastor na nangangalaga. Ayan mo nga, Tasya. Ayan mo nga, yung tingasalita ang ulo niya. Kasi natutukan yung tupil ko ngayon. Kung hindi mo tuturo ang pastor ka, pagsumula kayo sa akin, lagot sa akin yung pastor niyo. Hallelujah. Kaya nga po tayo may mga pastol eh, may mga tangabangalaga ng mga tupa. Pagkakit ako, may mga sakit ng tupa na yan. Matagay sa akin. Ako po'y parang manok ha. Nanunok ako. Kapag yung tupa ko nakita ng iba, nagagalit ako ha. Nagagalit ako talaga. Totoo yun, kahit sa personal ko, totoo po yun. Hindi ako nagpupunari. Magagalit ako kapag tinutukan yung tupa ko. Ay nako. Eh nun niya no, hindi niya nawalan. Sabi ko, Michelle, hindi na nga ako kumakating doon sa kila at tinigil kasi pagod na pagod na ako kung hindi nga ako kung nakatulog. Tapos napagod na ako kung sakit-sakit pa nga ako ng ulo ko. Di ko wala din ako sa loob ko yan. Ang intindihan, meron naman tayong talapatul. May pastol ka ako tayo doon. O sige po, bahala po kayo. Kami ay umuwi siya. Kaya sinabi niya, naku, sabi niya, naku, may nakisabi pala na ano, sa amin, nahuli naman ng rep. Kasi hindi yung kumuha noon. Diyos ko kasi, kaya naman po ako gano'n kaano, kasi nung tumating sila, mahalos magkusunod lang po kami gabi na po yun. At pagdating pa po nila, nakita ko, nagkakarga na naman sa sasakyan, alis na naman sila, umalis na naman po sila. At pagkailangan po gabi na, tapos may mga pinirepero pa. Diyos ko, walang pahinga. Tapos tinakawang pa. Sabi ko, Diyos ko, ano ba yan? Hindi umalis na, pupunta gagal na. Siguro pupunta ron sa gawain. Lord, sabi ko, tulungan niyo rin po ako. At yung mga taong gumagawa nun, alisin niyo po sa isip nila yung isip ng pagnanakaw. Yung pinaghihirapan ng iba, huwag nilang pagsamantalahan. Kundi humalagin sila ng kanila, ng iba. At yun, may sila. Hindi, ano ba sumagot sa isip ko? Ano ba ako kapit? Ba't nagkapit? Sa kaya nagdaan ito? Hindi pa ako nakatiis. Baba ako sa building. Kahit na masakit yung ulo ko, naglagay ako ng katin ko. Siya rin ang bumili sa mga ko. Napunta po ako sa building. Bumaba ako pagdating sa kanila. Saan ba yan? Ano ba yan? Nakita ko, may upo ako nakalagay ito. Tinapakan ang nagnakaw. Sabi ko, bibinuksan niya, tinignan. Diyos ko, ako, nung umalis sa lisen,
Abot na lang ilip ko, sabi ko, itong lugar nito, sa pangalan ni Jesus, eh. Lahat ng dadaan dito, hihulog niyo dyan. Huwag niyong hayaan na makakiyak dyan. Huwag niyong hayaan makakiyak. Ayun, gumawa ng parang para mahulog na huwag makakiyak. Talaga, nasabi ko yung mahulog siya doon. Doon sa bihanda ng mga ano, doon sa may ang bintana na yun. Ang ginawa ko po, nung hindi nila nakita, binuhat ko po yung kakalala nila na may abot ang Lord, sabi ko, bigyan nyo na matatagyan. Sabi ko, hindi dadayuhin ito ng taga-ibang lugar. Nakikita yung lugar, ano ninyo, nakikita kayo kung paano yung, yun ang pumasok sa isip ko, ah, nakikita ako yung bawat kilos ninyo. Pinamanmanan kung anong oras kayong aalis. Nakikita yung kung saan, ano. Hindi naman yan sila, hindi naman yung kumuha lang ay tunay na magnanakaw, natukso dahil siguro, yung nakikita, naiingit na dahil gusto nilang kumain ng ganito, gusto nang kumain. Dahil kung tunay na magnanakaw, hahalubugin ang lahat yung bahay nila. Ang kinuha lang to yung bag, kasi yung bag nilagyan ng hotdog, nilagyan ng ham, nilagyan ng isin. Alasan ba paglagyan, kinuha pa yung bag, paano nilagay yung kanyang dinakaw, ano po. Sabi ko, nung mga kayo makapalit na, isa lang po kasi ako sa building, wala akong kasama eh. Hindi, pumalik na po lang sa building. Ayaw ko nga akong atakihin, nag-iisa lang ako ko rito. Pero sumusot sa isip ko, na, ginawa pa yung napakapait na ng mga tao, halos lahat ng humingi, lahat ng ano, pinagbibigyan, ginawa pa sa bagay pa ko. Sasagutin ng isang isip ko, ang tao, yun na mong, doon ako talaga, pag namumungay tao, talaga yung tulad ng puno, pag namunga, pinupukol, yung bang, hindi makatiis, naiingit na. So, kung gusto nilang kumain ng gusto, ay, dito maraming pagkain, yung parang gano'n. Tapos, pamayami, may mga text na naman. Nakita ko yung text ng national, ng district. Ah, meron, eh, sabi ko, okay, Brad, malulog na ako, mapahinga na ako, kasi ang sakit sa kanta ng ulo ko talaga. Naku, nakita ko na naman. Tinawagan ko si Brad Jojo. Ito po mga text. Tumawag pa lang kay Brad Jojo, marami kong sinabi. Tapos sabi niya, Pistora, magpahinga na po kayo. Ano ako masakit sa ulo niyo? Kaya sabi ko ng time na yon, talaga yung ano, yung umaatake, yung ang daming umahat lang para, kaya tama-tama po, thank you ah, doon sa nag-prepare ng music. Hindi ko po alam kung ano yung pin-prepare nila. Talagang ano po, tama-tama naman po, marami lang, hindi lang po yun ah, marami na, nati-text na, encounter ako nitong ito, talagang hinahat lang ang putang. Sabi ko, walang makahat lang. Pero ako, wag akong personal yung harapan. Yung sabi ko, wag akong personal ng harapan na maririnig ko yan. At tiyak na makikita nila kung sino-sino nila. Si Pastora. Yun ang ako, Pastora. Hindi magpapaloko yan. Kaya nga, siguro ginamit ni Lord kung saan ako pinarating eh, pinagaling. Dahil ako, kahit siya kumapunta, hindi ako matatakot. Ang kinakatakutan ko lang, hindi ako makasunod sa Diyos. Kaya huwag niyo pong hayaan ang inyong pananampalataya ay maputol. O yung inyong bilang sanga, huwag kayong hayaan makuha. Hindi nakakunik sa puno para po huwag kayong maputol. Delikado na po kasi pag naputol lalo sa panahon ngayon na pagka hindi namumunga yung isang tao, ibig sabihin po putulin. Huwag niyong hayaan hindi kayo mamunga. Alam ko namang may punga kayo, ayaw niyo lang gamitin eh. Hindi pa na ng pala, huwag kayong masyado kaming busy, bigyan niya naman ng time yung sarili niyo na i-share niyo yung nararamdaman niyo inyo para naman, kung halimbawa blessing, mahirap yung sarili niyo. Mahirap yung mag-isa ka lang. Sa awit, sabi doon eh, walang nabubuhay sa sarili. Kaya, i-share mo naman kung ano yung meron ka. Huwag kang matakot sa kanila o Panginoon pa man na kung ano yung kailangan mong gawin, gawin mo na, lalo sa pananampalatayan sa Diyos. Kasi individual naman yung kaligtasan natin. Huwag niyong hayaan na kayo ay malayo. Ano po, sa Panginoon, huwag niyong hayaan kayo ay malayo. Kaya sabi doon, ang mga sangang tumitigil sa pamumunga ay wala ng buhay, ano? At nagmumula sa pananampalataya, yung nananatili at sa pag-ibig para kay Kristo. Ang sangang ito ay pinuputol ng Ama at sila ay kanyang inihiwalay mula sa mga napakahalagang pakikipag-isa kay Kristo. Napakahirap po na tayo po ay nahihiwalay sa Panginoon. Kaya sabi po doon sa Matthew chapter 3 verse 10, ngayon pa'y nakaakba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy na ang bawat punong kahoy na hindi mabuti
ang mga bunga ay puputulin at iyahagi sa apoy. Ay, ang sakit nun. Mga kapatid, napakatinti pa na. Hindi na po nagawa kasi ngayon ko lang pong mag-anibig yung iba kasi kaya hindi nyo na namakita po dyan. Ulitin ko po yung po mga hindi nagbubunga ang sabi po doon ngayon na nakakbana ang palakol. Alam niyo po may palakol? Ano yung palakol? Yan, mabuti naman alam niyo. Ngayon pa'y nakaakbana ang palakol sa mga ugat ng punong kahoy na ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iyahagis sa apoy. Ano po yung sabi sa verse 6? Ano po dyan? Ang sabi po dyan ay, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng mga sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Huwag tayong mapabilang sa mga hindi nananatili ang bunga. Ano po? Nakakahiwalay po tayo sa puno. Huwag po hayaan po natin yon. At sabi po doon sa pangalawa, yung mga namumunga naman po. Ang sabi po dyan, ang mga sangang namumunga ay yung may mga taglay na buhay dahil sa kanilang pananampalataya ng nananatili at sa pag-ibig at para kay Kristo. Kung makita po doon yung mga sangang nagbubunga ay makikita po natin sa ating mga buhay. Makikita po na tayo ay nagbubunga. Paano yun? Eh, kaya sabi nga nun, oo, tama yung sinabing hindi lang sa pera, no? Nagbubunga ka, pero kasama yun. Kasi si Biblia, yung tunay na pinagpala ng Lord, na katulad, sabi doon, huwag siyang subukin. Meron din financial na sinabi po doon. Pero yung kung kayo, wala pa naman at hindi pa naman kayo pinagkalooban talaga ng marami nun, yung inyong pananampalataya man lang ay lumago. Paano makikita yun sa inyo? Makita po yung bunga sa inyo, yung bunga ng Espiritu. Marunong kayo umibig sa kapwa, andun yung mapagpakumbaba, andun yung may naong kayo, nandun kayong kapayapaan sa inyo, nandun yung kabutihan, kabaitan, at nandun din po yung pagpipigil sa sarili ninyo. Pero kung wala kayo doon, at meron kayo nakatanggal doon, at hindi makita sa inyo, paano kayo mamumunga? Yun po yung may bunga ng Espiritu, yun po yung namumunga, na makikita lang po sa buhay ninyo, andun yung lagi una, yung kapayapaan yan makikita. At saka yung mapag-ibig kayo sa kapwa. Kapag kayo may pag-ibig, automatic na yung pag-ibig, yung salitang pag-ibig po, yung pamamahal po natin yung sa ating sarili at gano'n din sa ating kapwa. Hindi tayo maninira ng iba. Hindi tayo merong kabaitan, may pagpakumbabaan, may pagpapigil sa sarili, may kabutihan, may kabaitan. So, paano ko sasabihin mo na may pag-ibig ka pero napakasungit mo naman? May kabaitan, napakaramot mo naman? May bunga ka nga ng Espiritu, hindi ka naman marunong magpigil sa sarili mo. Paano sayang naman po? Ano po? Kaya, kung gusto nyo manatili yung bunga, andun yung bunga ng Espiritu, meron tayo nun. Makita na po yan sa buhay natin na tayo po ay nagbubunga sa Panginoon. At higit sa lahat din doon, na makikita natin yung pag-ibig sa Diyos. Pag inibig mo ang Diyos, matuto kang mag-share ng salita ng Diyos. Doon nakikita yung bunga mo. O, sino ba yung bunga nito? Siyempre, una kailangan makita sa bunga sa mga anak mo. Siyempre, ministry natin yung una sa family. Makita sa anak mo na nagbubunga ka na. Yung anak mo, si sister, nadala na pala siya. No? O yung anak mo, nadala na pala yung anak na rito. Yun po yung nagbubunga, no? Para kay Kristo. At alam yung salita ng Diyos. Merong alam. Merong alam sa salita ng Diyos. Kaya pagka ikaw nag-counsel at mayroon kang nasabihan, pwede mo po silang sabihan, ano, makikita sa'yo, pwede ka mag-counsel. Eh, paano kung magpa-counsel kung ikaw mismo, sarili mo? Ang dapat din counsel, ibabalik din sa'yo. Yung mga tayong pong nagbubunga na yan, ay nananatili yun, yung buhay, sa buhay naman na nagpalataya, makikita po yung paglago. Makita na ikaw ay magbubunga dahil sa biyaya ng Panginoon na tinanggap mo sa Kanya. Hello? Ang mga sanga namumunga ay yung may mga taglay na buhay dahil sa kanilang pananampalataya at nananatili at mayroong kang pag-ibig kay Kristo.
ang mga gawa ng makasalanang likas ang bunga ng Espiritu. Yung pong mga, may mga kasalanan, yung mga tao ngayon, yung po yun, tumitigil sa pamumunga. Kaya sila tumitigil, nagkakasala na sila. Kaya tumitigil sa pamumunga. Kapag ikaw, yung patuloy yung biyaya sa'yo, ibig sabihin, ay ikaw ay pinagpapala, patuloy kang mamumunga. Yun po yung mga sanga na namumunga. At nais ko po, napanalangin ko sa bawat sa atin, sa number 2, na kailangan tayo lahat meron yan. Tayo lahat dyan, na mga hinirang ng Diyos. Next Sunday, ang magtatapit si Pastor Cesar, susunod si Brother Jojo, at last, si Pastor Delvin. This man. Nakapahinga si Pastora. Hindi po ah, hindi ako mamahinga. Ang papahinga ng salamin. Palakpakan naman ang Panginoon. Nagdagdagan ang ating inyo. Hindi ba kayo makapalakpak? Binigyan ko na kayo. Makita sa inyo yan yung karakter, attitude, yung buhay ng Espiritu. Mga pastor, huwag kayong kakakitaan ng mga kasama niyo sa bahay. Mga kasama niyo sa bahay, unang makakita sa inyo na kayo nga ay karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. At ito po, yung pastor natin, next year, yung pastor natin po sa loob din, si Pastora Rachel, si Pastora, si Pastor Edong, Mama Edong, at si Pastor Rafi. Next year, sila po ang hawak ng sa loob para sila sa prayer meeting, sa discipleship, dito po. Pero po yung mga cell group para sa mga leaders, si Pastor Cesar at sa outreach po natin Pastor Jojo at si Pastor Dauphin. At kasalukuyan po na ginagawa na po ngayon yun. At pagkakataon siyempre, ihalilin po natin sila para magpakain din po sa atin. At makita po natin yung mga reports nila kung makakapasa. Ah, hallelujah. At alam ko naman po wala namang hindi makakapasa. Dahil ngayon pa lang po, may nakita ko may nagbago ng konti. Ano, nung mula po nung napunta ito yung pastor, mga pastor ng Bukawi, meron akong nakita, at meron naman lumala. Ayoko na basta isipin na lang nyo, may nagbago, at meron naman po lumala. Na nagbibigay ng sakit. Ang tanong, sino ba ang nagbibigay ng sakit ng ulo kay pastora? Walang. Ewan ko sa inyo kung sino. Alam nyo yan kung sino. Sino ang nagbibigay ng sakit ng ulo kay pastora? Taong labas yun. Wala rito nun, taong labas. Pero bakit naman papasagating ko ulo ko? Hello? Walang makahadlang sa paglilingkod natin sa Diyos, tandaan po niya. At kung may makahadlang po sa paglilingkod natin sa Diyos, sana noon pa yun. Pero ngayon, wala na makakahadlang sa paglilingkod sa Diyos dahil ang pastorin yung malhit na malhit. At meron bang, anong matigas? Kalyo. Hayaan nyo lang po ako, kung medyo ano, misan, lumulunga ako, pero sinisika po niya ako lumunga. Ayaw kong lumunga, pagpangit lang ako. At saka mababang lang. Sana naman ako sa ganitong buhay. No? At tandaan po ninyo, mahal-mahal lang kayo ng pastora ninyo. Kung kayo'y pinagsasabihan ko at nakakaritikin kayo ng salita na hindi nyo gusto, hindi ko rin gusto yun, pero kailangan nyo yun. Pero wala pa nga ako sa inyo pinapalo eh. Nagsisiiyak na kayo. Wala pa nga ako sa inyong inaano eh. Pero tingnan ninyo sa kaedaran natin, sa katandaan natin ngayon. Tama ba salita ko katandaan? Yung matagal na tayo sa pananampalataya, di ba katandaan nyo? Di ba yung salitang katandaan sa kalabaw? Ang kalabaw lang yung matanda. Ibig sabihin, yung matagal na po sa pananampalataya, yung matagal na sa pananampalataya yun, yung sinasabi ko na matanda na. Eh, huwag nyo hayaan naman na lagi na lang ituwid ng ano. Ito, may natanggap akong balita kanilang mga good news. Tanggap nyo po ba nyo, pastora, na kayo ay ninang ko? Sumagot naman ako, opo. Bakit po?
Eh, tinatanggap nga po ba ninyo ako na ninang nyo? Ninang po kayo? Opo, tinatanggap po kayo na ninang nyo ako. Tapos sabi niya, baka, kasi po, wala na po kasi akong ninong at saka ninang sa panahon ito. Eh sabi ko, eh pareho lang po tayo. Sabi po kaya, may tatanggap sa akin na kukuha rin ako ng ninang ko. Eh nagsara, nagtanggal na po ako ng data at saka na ganun ko, yung oras, naubusan na po ako ng oras. Pasensya na po ako sa susunod na oras naman. Next. Mamayang gabi naman. Mamayang gabi ko na po sasagutin kung ano yung mga naka-text na yun. Ako mag-isa, nagtatawa. Diyos ko, tatlo, apat ang kulay ng buko. Ang buko sa akin, lima, anong pitawang puti ng buhok. Hallelujah. Talagang mabuti ang Diyos kahit matanda, nagpagpakita na marami kong inaanak. Kaya lagi po tayo, yung mga sanga na namumunga, no? Huwag po nating hayaan na tayo ay nandun sa una, na tumitigil yung pamumunga. Delikado na pagka tumigil yung pamumunga ninyo. Delikado po yun. Maging sa buhay nyo, epektado yun. Tama ba? Maging sa pamumuhay po ninyo, nating lahat, epektado pag tumigil po yung bunga. Siyempre, kung puno man yan, pag tumigil siya ng bunga, wala kang mapipitas. Wala kang makakain. Oh? Delikado po yan. At sikapin po natin, huwag tumigil ang bunga natin sa halip, patuloy po tayong mamuha para at manatili yung bunga. Yun po, ano yun? Pag namunga ka, sikapin mo na huwag mawala na sa iyong bunga. Paano mo yun? Alagaan mo. Alin yun? Salita na Diyos, alagaan mo para may magamit ka, maipamuhay mo. Paano? Pag-gising mo sa umaga, ang trabaho mo, magwalis, magluto, magtiwara, kung ano yung iniisip mo. Wala yung word of God. Wala yung devotion. Paano? Parang hindi malalagot ang bunga. Wala na. Nauhaw na. Natuyo na. Nagutom na. Nagutom na. Hindi rin puro tiyan. Nakamukha ko 6 na beses kumain isang araw. Tutuyo na. 6 na beses po ako kumakain. Ang sabi ni Irene, at saka niya, bakit? Wala nang kabusugan, mother. Sabi ko, hindi ako nabubusog. Ewan ko, hindi ako nabubusog. Ibig sabihin lang, sumagot si Irene, alam ko na, kaya hindi ka nabubusog. Hindi mo gusto yung ulam. Pag po pala nagkakaedad na, mama ito, tama ko ba yun? Pag po pala lang si kumare, pare, pag po pala nagkakaedad na yung tao, parang sumisailan sa pagkain. Tama po ba yun? Tama ba? Hindi mo po ko bang dati, ako nga ano lang, kumakainin ko eh. Ngayon po kunahin ko po ngayon, mamaya ayoko na siyang kainin. Parang kahit po isasubo ko siya, kain ako ng kain, parang hindi ako nabubusog. Sabi niya, kaya hindi, ang dalas kong kumain, sabi niya, ang dalas mong kumain. Pero hindi, sabi ko, hindi kasi ako nabubusog. Sabi niya, dami mo nga kinakain, hindi ka nabubusog. Ewan ko, hindi ka ako nabubusog. Totoo yan, dapat. Pero kahapon nagdamdam, naramdaman ko, hindi ito sa handaan na, sa handaan dalawang kutsara lang kanin ko, kundi na tinahin ko sa handaan, hindi ako nakakain. Pero kagabi, siguro tayo ko yung ulam. Kaya siguro ako nabusog. Ang dami ko nakain kagabi. Oo. Oh, magagabi po. Tsaka kaninang maga, dami ko nakain. Nakikain po kasi kung kaninang maga. Sabi ko, nang bumababa po ako sa building. Ako lang pala mag-isa ako sa building. Sabi ko, dami noon. Ang bawat tapakan ko sa lugar na ito, maging pagpapala po yung paka ko. At yung lugar na ito, ingatan niyo po, Panginoon. Alam ko po, iiwanan ko po yung building nito. Walang tao. Ngayon po, ikaw yung nandito. Presensya mo, ingatan mo yung building. At sabi ko, Lord, salamat sa busugan. Pero sa totoo, nalalaman ng Diyos, ang topic ko, ang nasa isip ko, ng pagbaba ko, pupunta ako kay Rachel. Dahil po, nagugutom nga po. Nagugutom po. Pupunta po, pinain mo ko na timilin kalahating kape. Sabi ko, timilin kape, hindi ba? Kasi kape, ayaw makatipin siya po yung sa kape. Tinitis ko lang po, pero ayaw ko ng kape. Pupunta ako. Eh, pag kanto pala ako, bit-bit-bit, ako, eh, siyempre po, lumalakad eh. Nakabilis na po ako. Eh, kaganda, yung mga taga-Binyang, hello po. Nakita na kami mga taga-Binyang sa ito, doon sa bahay. Noong po dumating na ako doon, nandito ako sa mitapan na nag-resting, natanaw ko si kumari, pasubo. Ganyan. Sabi ko, matanaw sana ni kumare. Natanaw ako ni kumare, ha? Ay, kumare. Mali yung kanyang aya sa akin. Hindi basta aya.
ang Anya sakit. Sabi niya, opo, nagugutom na nga po ako. Eh, yun ang sagot ko sa kanya, opo, nagugutom na nga po ako. Sabi ko, tapos yung ulam, yung adobong sitaw, rino po ba yun? Nilagyan ng rino. Sabi ko, ang tagal-tagal nun, na hindi ako nakakain na sitaw, namatay na kasi yung kay Pastor na sitaw. Sabi ko, ito yung gusto mong luto. Alam ko lang kung sino nagluto. Pero tinanong ko parang kikumari kung sino nagluto. Ang nagluto po nung chat si Dennis dahil sa amin ko magluto ng nasitaw ganong may rino. Kaya alam, pero tinanong ko parang kikumari kung sino nagluto. Sino po ba akong nagluto? Eh si Dennis. Sabi ko, kakain ako. Pasensya na ako kumari, ang dami kong kinain. Kasi paborito nga ako yung adobo sito na may rino. Marami po akong kinain. Kaya kanina busog po ako kasi gusto ko yung... Tapos mabiyaya po talaga ako. Ngayong umaga talaga, mainam nagpipray. Kaya mga kapatid, magpray kayo lagi para hindi kayo magutom. Pagdating ko sa church, ha? Habang naglilipot-lipot, siyempre nagpipray ako, hindi alam na mga kasama ko yun. Lakad ako ng lakad sa labran siya, Lord, sabi ko, salamat sa mga membro, salamat. Nagpipray po ako, paripirito ako dyan. Wala akong gabi, kundi magpray po, paripirito ako sa kwarto, hanggang ganyan doon. Sabi naman, may nag-abot sa akin ng pagkain. Yung inabot na pagkain po sa akin talaga, minasin na naman ako. Alam niyo po yung pagkain, paborito ko po yun. Pero tinago mo. Mamaya ko po kakainin. Kung gusto niyo, sumalo kayo sa akin. Ewan ko lang po kung ilan yun. Ribong malalaki. Sumpo. Ang sarap, sinigang. Wow, sabi ko, Lord, ayaw kong mga high blood. Ay, bari, ay! Nalaman ko sila nagbigay sila pala yun. thank you po sa pagkain. Alam niyo po, nabibless naman ako sa inyo no, na binubusog ni Pastor. Alam niyo po, hindi naman sa, na dahil binigyan niyo ko, pagpapalain kayo. Totoo yung kahit tubig lang ibigay niyo sa likod ng Panginoon. Sa bawat mga nauuhaw, pagpapalain kayo ng Panginoon. Bro, gusto mong pagpapalain ni Lord? Bukas uli. Hello. Oh, masaya na kayo? Kaya kailangan makita sa inyo yung pamumunga para magkaroon kayo ng sumpo. Pag namumunga tayo, siyempre magkakaroon tayo ng mga pambili ng ulam, di ba? Pag namunga tayo sa spiritual, mamumunga na pakipulsa mo. Mamunga, totoo po yan. Huwag po kayo manghihinayang, na kayo ay magbigay sa Panginoon. At alam niyo po, kamunga po ngayon, ang challenge po sa ating bawat isa. This coming, December na ngayon, kung maaaring alam po sana itong bagong mag-Christmas, ay maibigay na natin yung mga plates kay Lord. Ayan na. Aray, naku. Huwag kayong umaray. Sali, magpasalamat kayo. Pero inyo, isang taon yung pinag-ipunan niya. Isang taon, nahihingi ang Diyos ay yung plates sa inyo. At yun naman ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Diyan masusukat ang pananampalataya natin. Kung tayo ay nagbubunga sa Panginoon, makikita na kung paano po tayo pinagpapala ni Lord at nagbubunga. Kahit po parang minsan nahihirapan tayo, no? Na yung bulsa natin ibukas o yung palad natin na ibukas. Pero tandaan nyo, subukan po ninyong ibukas yung palad ninyo sa pagpiplex, sa pagbibigay sa Panginoon. Hindi po dahil gusto kong managana ako, kundi gusto ko pong i-bless at patuloy na biyayaan kayo ng Panginoon. Kaya ako, kahit din nabigyan, mabubuhay ako dahil ang Lord na pinaglilingkuran natin ay buhay na buhay. At siya ang nagbibigay ng lahat. Kaya, pero sabi ko, kung masa-challenge kayo na magbigay sa Panginoon, lalo kayo bibless ng Panginoon. Lalo kayong ibibless ni Lord dahil si Lord ay siyang nabibigay ng mga biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya, ang namumunga, ayun ba nga sa bangang namumunga, ay laging nililinis ng Panginoon. Parang nililinis? Kasi laging tinuturuan, laging pinapaalala sa atin yung salita ng Diyos, lagi tayo nangihingi ng kapatawaran, tayo nagdi-devotion,
Di tayo nagpipray sa Panginoon. Di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Siyempre, bago mo hawakan ng Bible, sasabihin mo sa Panginoon, purihin mo ang Diyos, pasalamatan mo ang Diyos, and then pagpahingi ka ng tawad sa Panginoon para bawat salita, hallelujah, na ating nababasa ay pumapasok sa ating puso at sa isipan natin. Kasi pag marumiyon naman ang puso at isip natin, kahit anong basa gawin mo sa Bible mo, hindi tatanim yan sa puso mo. Kasi marumi. Kasi maraming hindi makapasok sa loob kasi may humahad lang. Katulad yan po ng kanal. Kapag yung kanal ay marumi, kahit dumali ng dumali yung tubig, nagbabaka lang sa banda na yon at hindi makapunta yung tubig sa dapat puntahan. Kasi may bara. Ganon din po yung biyaya ng Lord. Para mawala yung bara, gawin natin at makuha natin yung pagpapala ng Panginoon ay binibigay sa atin, kailangan tiyakin natin na tayo ay namumunga nga at nagbubunga at nagbubunga at nananatili ang bunga natin sa Panginoon. Kaya huwag natin hayaang masayangan po. Kaya huwag niyong hayaan na yung mga sama na nagbubunga ay patuloy na nililinis kaya po pinuputulan para lalong magbunga. Iba naman yung pinuputulan na hindi na namumunga, yun po yung pinuputulan na niyahagis na sa apoy, yung mga sanga na yun. Pero yung namumunga, pinuputulan po, nililinis yun para sumple, para lalong pang magbunga. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin doon? Iba po yun, ano, dalawang klase po yun. Kaya po tayo, kailangan dito po tayo lagi sa mga bunga na nananatili yung bunga para mamunga pa po lalo. Ang mga katangian ng mga Kristiyano nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos ay yung mga patuto sa buhay. Yung mga taong may mga patuto sa buhay. Ayan. Meron po ba tayong patuto sa buhay? Pagkumisan, o sino magpapatuto sa inyo? Sino papasalamin sa Diyos? Wala malang tumatayo. Parang takot na takot tumayo sa pulpito, ano po. Ayan po yun, yan ang mumunga, nagpapatuto sa Panginoon, ano po. Nagbibigay po ng kalwalhat, yung mga tao na nakakilala sa Panginoon, nagbibigay po ng kalwalhatian sa Panginoon. Ano yun? Sa pamamagitan ng kapatuto ng kanyang buhay. May patutuwa po tayo sa ating mga buhay. Amen. Ako yung patutuwa po. Kapon, kamakalawa, no, Friday, alas dos pa lang po ng madaling araw nakagising na ako. Yamang na akin nangihilo kasi, ano po eh, siyempre po yan, tapos magal nangising. At pagdating naman po namin doon, po rin ang Diyos, nakita ko, wow, sobrang daming tao. Sabi ko, aba, nakapila. Naku, makukuha ko pipila dito. Hindi na ako, baka mamatay na ako pagdating doon. Kasi sobrang init talaga. Pero alam niyo, dumating yung anak ko, sabi niya. Sabi ko, ay, ang hirap na pala. Dito, ang hirap naman yan. Napakahaba naman ang pila niya. Diyos ko, init na init yung mga tao. Eh, ako baka ako pipila dito. Napakainit na yan. Sabi niya, huwag kang naingay. Kasi hindi na tayo pipila. Ha? Hindi na tayo pipila. Oh, sige, sumunod ka lang. Sumunod na. Pinakita lang ni Amy, pinakita si Amy doon sa bar. Ano? Well, sige po, ilan po kayo? Kagad din na sabi pito. Ngayon, dire-diretso na kami. Tapos may humiharang na naman sa amin. Pinakita na naman ni Amy yung dala niyang papel. Oh, sige po, tuloy po kayo. Diba? Ando na kami sa loob nung ano, sa loob nung kuha na ng passport. Ando na yun, mga security, dalawa security guard. Nung kade, ako na si Ivy. Sige, haya, ako mauna, sabi ni Ivy. Pakita na naman ni Ivy yan. Pinakita yung papel niya. Nung pinakita na naman niya yung kanyang dala, sabi niya, ilan po kayo? Sabi nung ano, binilang, ilan nga ba tayo? Sabi niya, sabi ko, pito. Wow, eh, sabi, mga ganda, ano kayo sa mga ganda, maayos, sabi, kaswerte naman nyo. Nainis naman ako doon sa isabi, nung huling sinabi, ay, may senior po ba kayong kasama? Sabi mo. Ay, meron. Ay, kaya pa po kayo umakyat? Ako sumagot, opo naman kaya ko, Catholic Lord. Eh, nasa second floor. Kasi, pero alam niyo po, yung pinuntahan namin, kunti na tao. Yung sa aming lugar. Pero sa kabilang building, doon sa kabilang sa iba pa, punong-puno na ng tao. Pero sa may lugar namin, kunti na tao. Hindi marami.
Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil na, talaga. Tapos sabi ko, kaya lang nabigo yung nabigo yung pagpunta ko doon. Bagamat 22 pa yung kuha ng passport. Sabi ko, magpunta muna tayo, lang pala kami mo, malapit lang. Punta mo tayo rin ako ng SM para makakita, malapit lang ako yung namin, yung makakawin po naman ako. Sabi niya, o sige, sabi niya, Amy, sige, punta tayo. Kaya lang kumain muna tayo bago tayo pumunta. Kasi hindi ako. Tapos si Eric, sabi ko, alam mo ka, kung ikaw, pupunta ka, ikaw lang ang pupunta, ha? Sasama ka na sa'yo, kung yung bibili namin, ikaw mamabayad. Ano? Sinaswerte ka? Sabi ko, ano sinaswerte ko naman? Sabi ko, sige, umuwi na tayo. Ako pa pala pababayarin. Sabi ko, wala na akong pera eh. O pa pababayarin mo yan? Eh talaga, kung wala, sige, umuwi na tayo. Yun po yung, patutok ko po doon, na nakita ko doon, yung kabutihan ng Panginoon na hindi na yung nakita ko na kahaba-haba ng pila, tapos doon walang umarang sa amin security, pag pinakita lang yung dala-dala ni Ivy na papel, dire-diretso po kami at inasikaso pa po kami sa loob. Parang sabi niya, as ang sabi nung security, magaganda raw yung... Oy, ano mong po, totoo naman po, diba? Sabi niya, magaganda yung lahi ka, magagandang family. Siguro pag kami, mag-a-abroad sa masamang pamilya, kaya kumukuha na ang magaganda raw. Eh paano, yung anak ko, suot na long sleeve na maiksi yung suot na mapuki. Tapos siyempre, mapuputi mga apo ko. Pwede akala niya eh, pati bulsa maputi. Hindi nila alam, walang damay bulsa. Yun po yun, napakabuti ng Diyos dahil nga po, sikapin po natin na tayo mamunga. Yun po ako, yung pinangawakan ko na yun po yung sama na namumunga. At para po, lagi tayo makabili ng sugpo. Para tayo makakain na kahit minsan sa isang linggo o dalawang linggo, makakain po tayo ng gusto natin dahil binibiyaan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi po matatapos yung ano. Dumako naman po tayo sa 15:4 ng John. Sabi po dyan sa 15:4 ay manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi mananatiling nakakabit sa puno. Sabi po doon, hindi mananatili ang sangang hindi nakakabit sa puno. Sino po ba sa inyo ang nananatili sa puno? Wala na. Kailangan po tayo, hindi po magbubunga yung mga, ang sabi doon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Period. Manatili kayo sa, kung gusto nyo manatili ang Diyos sa inyo, hayaan nyo sabi doon na manatili kayo sa Kanya, sabi nyo, manatili kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. At mananatili din ako sa inyo. Paano kung hindi kayo manatili sa Kanya? Ibig sabihin nun, wala rin si Lord. Ano? Ala rin sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Tandaan nyo yan. Ang sangang hindi nananatili sa puno ay hindi magbubunga. Sinabi na po ng salita ng Diyos. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Eh, siyempre, kapag ba hindi ka nakakunik sa puno, yung sanga, pag hindi nakakunik, sa Tagalog, nakakabit sa puno, at di po yan malalanta. Paano magbubunga yun? Magbunga man yun, malalanta yun. Kaya po, sikapin po natin na manatili tayo sa puno para hindi po malanta yung sanga at manatili at magbunga. Kailangan tayo po ay nagbubunga sa Panginoon. Huwag tayo maging Huwag tayo maging malamot sa Lord. Tandaan ako po, hindi niya sabi sa Timothy, ay sa Corinto, na hindi pa na aking sumagana at kayo naman ay maghirap. Hindi po yun eh. At kung sumagana man yun yung pastor, praise the Lord, dahil sasagana ang church. Tandaan po natin yan. Pag sumagana ang pastor, sasagana din ang church. Bakit? Yun ako ko ng pastor ninyo, inilalakunin po sa church. Iban sa mga pamasahe. Tandaan niyo po yan. Nagbabalik na yung plates, magbabalik po ulit ako sa Panginoon. At kung yun po yun, ang trabaho po kasi ng isang nagpapastol,
nangangalaga. Gusto ko kasi pinangangalagaan kayo. At para ayaw ko kayong mabilad sa araw, ayaw ko kayong maulanan. Ngayon gusto ko magawa po yung building natin, yung bubong. Hindi para sa akin. Eh kung ako para sa akin lang po eh. Doon na lang ako sa amin dahil ako hindi manauulanan sa amin. Kumakain naman ako ng 3 beses, 6 beses ang araw. Ay, yung pakatandaan po natin, huwag kayong maging marangot sa Panginoon. Kasi, ano, di ba kayo may mga vision? May mga pangarap din kayo. Kasi lalo sa mga instrumento natin, no? Maraming kulang. Alam ko naman yan eh. Sumasagi lagi, minsan hindi ako makatulong. Iniisip ko po yung church. Iniisip ko paano paraan. Iniisip ko paano gagawin. Paano simulan. Napamahirap pala na hinto. Tapos mahirap ulit magsimula. Ganon din po. Sa word of God, iniisip ko kung paano ako nagsimula, kung paano akong ginawa, kung paano akong umayo, paano akong nagbunga, paano akong nanatili ang bunga. Ang hirap magsimula, kung babalikan ko ulit, hirap na hirap po yung utak ko. Nagtotoo lang po. Paano ako magsisimula uli? Paano yung gagawin ko? Kasi po, wala pa po yung ating financial na pledge na pupunta po sa isip ko kung ano po yung mangyayari. Natatanong ko na po yung mangyayari. Ganun po kasi ako. Natatanong ko na po kung ano po yung mangyayari. Kaya, magtanong-tanongan po natin, hindi ko po kasi ito kaya. Hindi na naman din kaya ng mag-asawang rabi. Hindi po natin kakayanin pag isa-isa, dalawa, tatlo lang. Siyempre po sinabing iglesia, at kung talagang tayo po ay namumunga, at nananatili yung bunga, nagiging bukas palad po tayo para sa ating Panginoon. At pag ginawa naman po natin yung sa Panginoon, sa Kanya, ang kapurihan sa Panginoon. Pare-pareho naman po tayo na makikinabang, hindi lang naman, baka mailang araw lang po, ilang buwan, o ilang taon, wala na rin po kami dito. Siyempre, sino magmimiari? Sino maiiwan dito? Gusto ko, bago ko iwanan ang building na ito, gusto ko nakaayos. Para naman sa second generation, para sa inyo lahat. Sa buong family ninyo. Ano po ba yung kailangan natin? Kaya, pagtulong-tulong natin, huwag yung iisipin natin, eh, paano kumakabigay? May wala nga trabaho. Meron kayong trabaho. Meron, kumakain kayo araw-araw. Kumakain ng 3 beses, may nirienda pa. Bakit yun sa Panginoon, hindi mandigay? Nasa strategy, ano ba yun? Ang tawag doon? Diskarte, no? Nasa diskarte po natin yon. Ako, nung konti pera ko, kung paano ko lang mangarap, ito po dito. Babalikan ko lang, pero alam niyo, yung iba hindi pa alam. Wala akong kaya ibigay sa Panginoon. Diyos ko, yung aming ginawa ni Pare na pulpito, kahoy na yung lumang kahoy, yung kahoy na nilagyan niya ng ano, yung kahoy medyo nakaganong pa nga ng konti yung kahoy. Nung malauna na po yung kahoy na yon, kinakain na marami ng kumakain na unos. Iba po ba yung unos sa kabukbok? Ano, nung malauna na, nasa pulpit ako, mga ganyan, humawak ako ganyan sa pulpit ako. Nung itaas ko yung kamay ko, pagpupunas na. Ang daming ganyan, sabi ko gano'n, pulpit ako, sabi ko. Ngayon po, nung nagkaganon ako, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po, anong pang pamamaraan? Para po ako makabigay naman sa Panginoon. Wala po akong sapat na kakayanan para ibigay sa Lord yung gusto kong mangyari. Pero ikaw ang may magagawa. Tulungan mo po ako kung paano ko gagawin. Ano niyo po ba yung ginawa ko? Hindi na po ako nagmerienda. Kumuha po ako ng 1.5 na bote. Nilagyan ko, nilagarin ko po talaga yung bote. Tapos yung takip, nilagyan ko po ng shield na yung para dumikit na hindi mabubuksan. Tapos nilagyan ko pa rin po ng pandikit yung tapat ng butas na nilagari ko para hindi lumawak yung butas na. Sabi ko, susunodin ko lahat ng makukuha ko liban sa pamasahe ko, hiyuhulog ko riyan. Nung linggo na yon, nilagyan ko na 50 pesos dahil yun lang tira. Hanggang sa dumating po yung nagkaroon na tayo na nakontrado na po yung building. Bukod pa yung building, bukod pa yung bigay namin sa building, bukod pa po ito. Sabi ko kay Rachel, Rachel, nagpagawa ako ng pulpito, kaya lang 4-5A. Sabi ko, yung may alkansya ako, kung hindi ito ako kakasya, yung alkansya ko,
pwede bang bigyan mo muna, dagdagan mo doon sa plate sa'yo, doon sa naiiwan. Pwede ba, siya ba na ito kung saan niya pupunin yung itadagdag sa akin. Answer mo naman ni Rachel, opo. Dumating na yung pagkakataon, pinakukuha na yung pinagawa kong pulpito. Dala-dala ko na sa kanila ngayon yung bote. Hindi yun. Ay, bote ba yun? Lata ba o bote? Rachel, ikaw, ha? Ay, lata. O nga, lata pala. Iba yung bote sa place naman. Ah, okay. Sana na pala yung lata. Lata na pala yung binibili na gano'n. Alam niyo po, sabi ko, binilangan si Rachel, si Rafi at taga bukas. Tagabilang si Rachel, saka ko, si Rafi. Tuwan-tuwa kami, di ba tulungan tayo ngayon ka? Nagpupulos na yung, binupulos na yung ano. Dito yung ano ko, yung tuwan-tuwa po ako. Bakit? Kasi ano, ito yung bunga ka, walang pera, walang ano, ito yung naipon ko para magbili ng pulpito. Nung binila, ano? 6,084, no? 6,084 almost. Alam niyo siya, Lord, sabi ko, nag-plates pa pala uli ako? Nagsama po ulit ba ako sa plates? Dahil 4,500 lang eh, di sumobra pa, di nagdagdag pa ako sa plates ko. Strategy. Kung gusto mo, meron kong mga itulang at kamukha natin ngayon, plates, by December. Tinitan ko po kayo marunong mag-strategy. Hindi ko sinabi sa inyong kaparaan at titignan ko kung pinagkalooban na kayo ng pamaraan kung paano. This year, December, bago matapos ang December, meron tayong mga plates in all. Tignan ko kayo. Anong strategy ang meron kayo? Challenge. Kung talagang kayo po, yung mga nananatili sa puno ay napinagpala ng Panginoon, ay makikita po talaga ngayon. Challenge sa inyo. At huwag po tayo manghihinay ang pagdating sa Lord. Tingnan nyo yung nagbibigay sa Lord. Tingnan nyo rin po ako. Wow! tingnan nyo po ako. Yung pamamaraan natin sa buhay at pag nagbigay tayo sa Panginoon, hindi po yun masasayang kasi binabalik naman po ni Lord ang masigit yun. Totoo yun. Totoo yun at totoo yun. At pangako ng Panginoon po yun. Sila ganun din eh. Noon na 20 verse ang hinayang din sila eh. Sila. Si Rachel, tsaka si Rami. Sila kasi silang lahat. Siyempre, nagdampo nga kami, offering namin 80 peso, sumot 100, nagbabalik-balik sa 80, 100, 80, 100, 120. Ang pamasahay ko naman panahon ay 300, balikan, 300, alang kainan. Pero, kung tinignan ko yung buhay nyo noon, hindi ako mapapatuloy. Bakit? Eh, kulang pa. At 5 taon po akong nag-Bible study. Paulit-ulit yung sinasabi para ako sa Santa Maria. Kasi gano'n siya nagpapaalala sa inyo, kaya kung laging sinasabi po yun, tingnan niyo noon, saka ngayon, yung buhay ninyo, kung bakit ba tayo hindi makapagbibigay sa Panginoon. Napakalaki ng binago ng Panginoon sa buhay ninyo. Una, tingnan niyo, tanawin niyo sa isip niyo, tanawin niyo lang sa isip niyo, mga CCTV dati. Yung pinag-aawasan natin, tingnan niyo, ano yung nakita niyo? Sa isip nyo, kumikit kayo, alalahanin nyo yun. Kung hindi nyo naalala, ako magpapaalala sa inyo. Unang doon tayo kinang maming. Hindi tayo magkasakin ng maming, doon tayo sa bahay nyo, sa CB. Pag umulan, kare-kare na tayo sa loob. Bakit? Umahanggit. Lima lang tayo, punong-puno na tayo sa CB. Si Mylene, sekretary kong batang matalino. Mga panahon na yan, hindi pa sila si Miley ng kauna-unahang kumite, hindi bang kibinis. Yung bata na yan, mga panahon na yon, mag-uukasyon kami, dala-dala, makita ko yung sumasagsag. Kung tumating ako sa loob nung maliit na pinagdarausan namin, nakakurtina, nakapalamuti ng mga bulaklak. Nakalagay na doon, happy anniversary. Kung may birthday, happy birthday. Tartulina, mga papel na mga pan. Yun ang ginagamit nila. Very active. Yung hindi ko alam gawin, ginagawa nila. Hindi ko inuutos yun. Hindi ko inuutos sa kanila na gumawa ka ng ganun. Hindi ko inuutos yun, ala. Hindi ko masasalita ng ganun. Dahil alam ko yung kalagayan nila. Kahit hanggang ngayon, hindi ako nag-uutos sa inyo.
At hindi ako nagsasabi na gano'n ang gawin ninyo. Na bumili kayo ng ganyan, na ganyan, gano'n ako. Kasi kaya hindi ko ginagawa, alam ko, nakuhunting bangit din sa impre sa inyo, alam ko yung pangangailangan ninyo, nadaramdaman ko yun. Di para lang kung pusa talaga sa puso niyo yan. Yun nga, pusa niya yun. Kaya nalungkot nga rin ako nung mga panahon na yun na basta-bantalang, hindi lang basta-bantala lang na hindi natin siya nakasama. Pero praise God, hindi hinayaan ni Lord na mawala siya dahil na mahal-mahal ko. Una po yan, ikaw na unahan na committed na member si Maggie sa CTTP. At kaya po, hindi naman po niya natikis dahil alam ko sa puso niya, kahit piyakin yung puso niya, kahit may umahat lang, handa ng CTTP sa puso niya. Dahil may uhugpas siya noon. Dito na ako. Ngayon may anak na siya. Isipin niyo kung gano'ng katagal. Ganyan ko kayong kamahal, mga CTTP. Kung magmahal ako yung tunay, hindi pakitang tao. Kahit ako nagagalit sa inyo, hindi ibig sabihin hindi ko kayo mahal. Talagang minsan nagagalit ako, nagtatampo ko sa inyo. Minsan yung mga lumalabas kasi nabibig ninyo, hindi maayos. Kaya minsan, kapag gano'n kayo, masakit sa akin, pero natitiis ko pa rin yung kasi gano'n yung talagang mag-anak. Diba? Ngayon yung mag-anak, kung minsan di masakit, pero hindi ibig sabihin, tinitiwala ko ano pa man. Ganun po yung nananatili sa akin, ang sabi ng Panginoon. At next po yung itatapon din ang sanga. Ginawa walang pagsalang, malino na sa talinghaga ng punan ng ubas at ang mga sanga na si Kristo ay hindi nawawala. Kung ikaw ang nasa puno, ikaw ay palaging nasa puno. Sa halip, sa talinghaga ng Yesus ay nabibigyan ng taos puso, ngunit buong pamamahal na babala sa kanyang mga alagad na talagang maaaring mong mangyari sa mga tunay na mananampalataya na sa katapusan ay tumalikod sa pananampalataya. Mayroon din naman po naman na minsan ay kahit mananampalataya na ay tumatalikod pa rin. Talaga po mayroon ganun. Pero tumalikod lang sandali. Pero kung tunay na andun yung pananampalataya sa Diyos, sandali lang tumalikod pero nagbalik din po. Kagaya ng ano ba yung ilustrasyon natin doon? Ay, alibubang anakan. Noong alibubang anak, umalis sandali, pero nagbalik, hindi pumunta sa iba, kundi nagpunta sa, bumalik din sa ama. Yun. At sa huli po, hindi ko na po babasahin ng mapakahaba pa. Dito na po tayo sa huli. Marami po tayo nalagpasan kasi yung oras po natin, ano, nas kawawa na po tayo, baka kayo nabugutan lang. Sabi po sa huli, sa 16 ng 15, sabi doon ay, lahat ng Kristiyano ay pinili mula dito sa sanlibutan upang mamungan. Ang pagbubuhang ito ay tumutukoy sa espiritual na katangian. Yun po yung una. Katulad ng bunga ng espiritu na binabanggit sa Galacia. Yung pong namumunga ay mayroong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya, yung po kung makita po natin, yung po yung tao na namumunga na may bunga ng pag-ibig. Yan po ang kailangan natin, ano? Na yung bunga ng pag-ibig, yun po yung tao nagpapatuloy sa Panginoon. Huli po, gumagawa upang mangikayat sa iba para kay Kristo. Sinabi po yan sa verse 4 ng John, verse 36, at John 12, verse 24. So, kung makita po natin doon, mga kapatid, sa Panginoon, patuloy po tayong nakakulit sa puno. Huwag po nating hayaan na tayo po ay malayo sa puno. Sigapin po natin lagi nakakulit para po tayo ay patuloy na magbunga, manatili ang bunga, at hindi po malanta yung bunga. Huwag niyo hayaang malanta yung bunga ninyo, kundi sa halip laging sariwa. Ang bunga, lalo kong prutas, pagka sariwa, masarap, malutong, matamis. Pero kapag po nalanta na yan, nawag tumatabang na at umahasim na yan, nawawala ng lasa. Kaya kailangan sikapin po natin mamunga, ano po, at hindi po tayo kailangan na magkaroon ng alinlangan. Huwag tayong umuhayaan mawala. At dumalaan tayo ng mga trial o mga pagsubok sa buhay. Sikapin po natin mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Walang mga kahadlang po sa pagpupuri natin sa Diyos. Hallelujah. Sige po, tinatawag na po yung music at yung po ating, ano, tantayin po natin uli yung kairangin ng mga kanila. Hallelujah. Music, please.
Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa napag-aralan namin. Tunay nga po na, Diyos, nakita mo na, huwag mong hayaan na mawawala kami, Panginoon, sa puno. Sana'y sinisika po namin, Panginoon, na manatili ang aming puno. Hallelujah. Salamat sa mga pagkakataon nito, Panginoon, na ibinigay sa amin upang makita, o Diyos, sa bawat sa amin kung paano ka na namumunga. Kung bago ang sanga, Panginoon, lagi sa liwa, lagi nakakunik, hindi nalalanta, Hallelujah, dahil nakakunik sa puno. Ganon din ang aming espiritu, Panginoon, na sinisika po namin na huwag malayo sa iyo. Sinisika po namin na lagi nasa puso namin, o Diyos, yung mga salita mo, Panginoon, na natanim sa aming puso at isipan, na magawa po namin masunod. Masunod yung kalooban mo, Panginoon. Nais namin magbunga at managili ang aming puso. Kahit na maraming humahadlang sa aming pagpupuri, sa aming pagsiserve sa iyo, Diyos, hindi po kami mga hadlangan dahil ikaw ang nasa puso. Ikaw ang pundasyon namin, Panginoon. Ikaw ang aming source. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw yung aming tanggulan. Ikaw yung aming kalakasan, O Diyos, at ang kapangyarihan mula sa iyo, sa namin pagkailangan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Salamat na way nakapagbigay ng kalakasan, nakapagbigay ng katalinuhan sa bawat isa sa amin. Yes, hallelujah. Ay papurihan kapag subok bawa nabikuan ngunit ang biyaya mo ay sapat kailan pa man karamat lang kapit ay papurihan. Ikaw lang, O Diyos, ang mahal.
salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord. Hindi na mga hadlangan ang aming pananampalataya sa iyo. Hindi na mga hadlangan ang aming pagpupuri sa iyo. Ay, dumaan pa kami sa napakaraming pagsubok mo, Diyos. Ikaw pa rin ang aming tataas. Ikaw pa rin ang aming dalang biyaya at sapat sa aming mga Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessing na yan si Lord lahat ang may-ari niya, kaya wala tayong ibang ipagmamalaki sa kanya.
kaya tayo ay nag-suggest patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon dahil ang lahat ng mga natatanggap natin ay sa Kanya po lahat ng yun. Huwag po tayong sabihin na dahil sa akin ganito, ganito. Lagi natin ipaparangal sa ating buhay na ang blessing na natatanggap natin ay galing sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na kayo po siya patuloy na nagbibigay sa amin ng mga pagpapalang nagmula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga ginagamit mong mga tao, mga anak mo, upang kami, Panginoon, ay magluhan, upang ma-provide din po namin, Panginoon, ang mga pangangailangan. Salamat, O Lord, na kayo siya nagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan, biyaya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo po i-bless ang mga anak mo sa lugar na ito, maging isang po ng mga pamilya ng bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat sa pagpapalang natatanggap ng bawat isa sa amin. Lord, kayo pong magdalik sa bawat isa sa amin ng sisig, bibig at pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko namin na patuloy na kayo siyang mamuna sa buhay namin. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat mga pledges ng bawat isa sa amin. Lord, ngayon pa lang, tayo na po ang kumikilos, Panginoon, sa bukas palad ng bawat anak mo sa lugar na ito, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin mo namin, Panginoon, na sa darating na taon 2022, Panginoon, kaya masakatuparan ng Panginoon, isang project pa po namin, Panginoon, ng iyong bubong na, makaalis na po namin, Panginoon, in-claim na po namin ito, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa pinakang pinakang ang mga sabi ko pa sa natin.